ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Happy Sabbath po sa inyong lahat. Kami pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes. At Maria Macae. Good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, good morning Maria. Kamusta ka naman ngayong araw ng Sabbath? Morning, okay naman, happy Sabbath, Lu. Kamusta ang inyong Sabbath? Okay naman, very blessed at talaga namang meron na naman tayong araw upang makapagpahinga. Amen. At makapagpasalamat sa ating Panginoon sa nagdaan na linggo na sinustain niya tayo, hindi ba? So ikaw, ano bang pinagpapasalamat mo sa Panginoon nitong nagdaang linggo? Bukod sa Sabado na kanyang binigay upang tanda ng kanyang mga anak, ay nagpapasalamat ako sa araw-araw na binibigay niya sa atin, di ba? Sino pa naman may alam, nagigising pa tayo, Lu, di ba? Sa umaga. Talagang, Maria, yung mahahalagang bagay is yung simple things, katulad nga ng pinag-aaralan natin lately, hindi ba? Yung talagang simple things na binibigay ng Panginoon, that's what matters. Katulad nga ng pagpo-provide niya ng mga simple, ng mga bagay sa atin sa pang-araw-araw. Tama. Hindi kasi, ba, Maria? Kasi mostly yung mga tao ngayon hindi na napapansin yung mga maliliit na bagay eh. Yung malalaki na lang, Lu, no? Kasi sabi nga, 'di ba, sa buhay ngayon ang ano na is pasayahan ng buhay, hindi na yung parang yaan ng buhay. Tama. Sana kayo din po, mga kaibigan, kayo po ay magkaroon ng reflection sa inyong sa mga nangyayari sa inyong mga buhay nitong nakaraang linggo. Kaya naman, Maria, magpatuloy na tayo. Mga kaibigan, samahan niyo po kaming muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating spiritual life and also sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang pamimigay namin ng mga libreng babasahin galing sa ating banal na Biblia. Maria, ano ba yung mga hotline numbers natin kung saan pwede silang makipag-ugnayan kung gusto nilang makakuha nito mga librong ito? Maaari nyo po kaming i-text sa mga numerong 0917-1742-777. Ulitin ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya ay sa 0968-8536-607. At ang ating toll-free number naman po ay 1-800-132-20196. At ang ating landline number ay 8777-8916. Ayan, thank you very much, Maria. At para po sa ating Facebook page, maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga pagbati at komento. Magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo ng ating mga readily available na Bible study resources, maaari naman po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Ayan, diretso tayo, Maria, sa Nuggets of Wisdom, ang ating serye. Napakaganda ng ating topic ngayong umaga. Always naman maganda yung topic natin. Ang topic natin ay pinamagatang kindness for sa ating serye na Nuggets of Wisdom sa topic na tidbits of life at kindness naman. Ang ganda. Ikaw ba, Lu, may naranasan ng kindness sa mga na-encounter nating tao? Yes, at saka ako kasi yung sa akin, you always have to be kind kasi hindi natin alam yung nangyayari behind closed doors. Kaya lagi dapat tayo maging mabuti sa ating kapwa. Ang ating tagapagsalita ngayon, Maria, ay walang iba kundi si Ma'am Agnes Ravalo, ang Associate Director ng Adventist Education dito sa North Philippine Union Conference. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, Maria, sino nga ba ang ating ano nga ba ang ating topic? At ang paksa nga na ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay The Message to Smyrna na pangungunahan pa rin sa atin, Lu, ni Pastor Romeo Mangiliman. Huwag na natin patagalin pa, Maria. Ibigay na po natin ang panahon kay Ma'am Agnes Ravalo para po sa bahaging Nuggets of Wisdom. Purihin po ang Panginoon sa muli po nating pagsasama sa mga oras na ito. At narito po, welcome po sa ating Adventist World Radio
Tinig ng Pag-asa. At ngayon pong mga oras na ito ay natutuwa po ako na tayo po'y nagkakasama-sama. At muli po aking pong binabati ang aking pamilya na patuloy nanonood, ang aking pong nanay. Ayan po si Evangeline Ravalo. Ayan po ay parating na nakikinig po sa atin. Ano po, so yun. At binabati ko po kayo at sa salat po ng aking mga kaibigan. At ngayon pong mga oras na ito ay nais ko pong muli mag-share na kinalaman sa mga mumunting mga bagay na kung saan ay pwede nating kapulutan ng aral at magamit din po natin sa pang-araw-araw na buhay upang tayo maging masaya, maligaya at maayos ang ating paglilingkod at paggawa araw-araw. Ngayon pong oras na ito ay nais ko pong ihatid sa inyo ang may kinalaman. Nung minsan pinag-aralan po natin, hindi po ba yung may kaugnayan sa simplicity and then honesty. Ayan, nakita po natin. Ito yung mahalaga din. Kung minsan hindi lang po natin nabibigyan ng pagpapahalaga, pero ito po ay mahalagang ingredients ng ating buhay. At ngayon po ay may kaugnayan naman sa pagiging kind. Ayan. Ang sabi po ng isang author tungkol sa kindness. Ayan. Unexpected kindness is the most powerful, least costly, and most underrated agent of human change. Kaya merong tinatawag na the power of kindness. Alam niyo po, marami na nag-aral tungkol dito. At sinasabi na talagang ito po ay nakakatulong upang isang tao ay maging, alam niyo, yung maging magaan ang kanyang buhay. Eh, ang sabi nga po sa isang aklat, we may never know until the judgment, the influence of a kind, considerate course of action to the inconsistent, the unreasonable, and unworthy. Minsan, hindi po natin naaalam, nare-realize. Yun palang impluensya ng kabaitan kung minsan, hindi natin, at the end pa natin nakikita yung epekto nito. Pero madalas, at siguradong-sigurado, at the end, ang tao na nagawa ng kabutihan, nagigiring mabuti sa kanyang mga gawain. Sabi nga po sa ni Meher's Baba's teaching, God is synonymous with kindness. Ayan. God is so kind that it is impossible to imagine His unbounded kindness. Kung meron mang pinagbagalingan ng kabutihan, iyan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. And He is actually synonymous. Ibig sabihin, kung merong totoong kahulugan ng pagiging kabaitan, kabutihan, yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang kindness nasa Greek word na kurestos? At alam niyo po, ang bahagi po ng kanyang kahulugan ay maliwanag, na ito po ay maikaugnayan sa ating paggawa. Yan. Kaya nga po ang sabi, let us stop just saying we love each other. Let us really show it by our actions. Kung minsan alam niyo, totoo yun eh, ang daming nagsasabing I love you. Ayan, di ba? Minsan sinasabi na sa ating asawa, I love you. Sa ating mga anak, I love you. Sa ating mga friends, I love you. Pero kung minsan, hindi naman natin naiipakita sa ating mga gawa. Though, ayan, pwede naman, talaga naman pong mahalaga rin yung pagsasabi ng I love you. Pero pag nilagyan po natin ito ng paggawa rin, which is, maga ay naka-align sa ating pagsasabi ng I love you, ginawa rin natin, mas nagiging makabuluhan, ano po yung ating pagsasabi ng I love you. Kindness should begin with our kin. Ayan, asaan po nagsimula? Mismong sa ating sambahayan. Makikita dapat mismo sa ating kinabibilagang community. Alam niyo po, ito nga daw ang sabi ng author, ironically and tragically, many people display their most unkind behavior with the ones they should love the most. Totoo yun. Kasi minsan, nagiging insensitive tayo sa mismong ating kumbaga mahal sa buhay, kasama sa bahay. Kasi dahil araw-araw na nating kasama, nagkakaintindihan tayo. Pero kung minsan nalilimutan natin na pinakamahalaga pala na nakikita, nararamdaman mismo ng ating kapamilya, yung kabutihan na nasa sa atin. Hindi, dapat sa ating tahanan muna nakikita yon, yung kabutihan at kabaitan. And yun nga, kung minsan, di ba parang, merong nagsasabi na yung iba, nakikita, mas mahal, maganda, mabuti siya sa labas. Pero pagdating sa bahay, hindi.
ano po, maganda, nagsisimula sa tahanan, papunta sa ating community. Yan. Alam nyo po, sabi ni Ellen G. White, I have been shown that a few words spoken in a hasty manner, under provocation and which seems but a little thing, just what they deserve, often cut the cords of influence that they should have bound the soul to your soul. Alam nyo po ba, yung kabutihan, pag yan po ay hindi nakita sa atin at ine-expect sa atin bilang mga Kristiyano, bilang naniniwala kay Jesus, di po ba? Tapos hindi nakikita sa atin, ano mangyayari? Meron po palang naaalis. Yung bond natin, yung influence natin ay naaapektuhan dun sa ibang tao. Kasi totoo yon, sinasabi nan, kung ba, we are Christians and actually, who's the author of love? And kindness, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung Christian tayo, dapat nakikita sa atin yung kabutihan. At kung hindi man, ito ay nag-aalis. Kumbaga, yung cords, yung influence natin sa iba, ay mawawala. Kasi hindi nakikita sa ating buhay. Defective life is a dishonor to God. Co-workers with Christ will manifest no hardness, no self sufficiency, and never be unkind to any soul, for by the grace of God, that soul may become an heir of God and joint heir with Christ. Yan po ang sabi ni Ellen G. White. Do not bruise the hearts of Christ's purchased ones, for in doing this, you bruise the hearts of Christ. Maliwanag. Ano po? Hindi maganda na matatagpuan sa isang naniniwala kay Kristo sa Diyos yung pagiging, alam niyo, yung unkind. Tapos pag alam niyo po, pag ito po ay hindi nakita ng iba sa atin, yung kabutihan, ano pong nangyayari? Alam niyo po bang mismo ang ating Panginoon ay nalulungkot? Diba ba? At yun yung ano, no? Hindi po, alam niyo, totoo yun. Sipin niyo, tayo naniniwala pagkatapos hindi naman natin ginagawa. Naniniwala tayo ang Panginoon mabuti, tayo, araw-araw tayo nagbabasa ng Bible, nakikita natin yung pagmamahal niya, tapos hindi natin maipakita sa pagiging mabuti sa ibang tao. Ano po? Kaya tandaan po natin, pag tayo po'y nakagawa ng hindi mabuti o unkind thing sa ating mga sa ating kapwa, sino pong nalulungkot at nasasaktan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. It's amazing how a kind act can lift our own spirits. Alam niyo po ba, bawat maliliit na kabutihang ating pinapakita sa isa't isa, it could lift our spirits. Being kind to others not only helps them, but it goes far to lift our own spirits too. Yung pagiging mabuti, hindi lamang sa iba, kumbaga nakakatulong, kundi mismong sa ating sarili. Yun yung maganda doon. Baga may boomerang siya. Pag gumagawa tayo ng mabuti, yan nga po, the power of kindness. Pag gumawa tayo ng mabuti, bumabalik din po yun sa atin. Ano? Yun po, yun yung magandang effect niya. It's a boomerang. Paano ba tayo magiging mabait? Ayan, kind sa ibang tao. Alam niyo po, may simple po. Pwede po natin gawin araw-araw. Okay? Sa ating mga, syempre, sa ating mga guro na nagtuturo, sapagkat tayo po ay naglilingkod sa education department, panapaalalahanan po natin. Simple lang to, pero pwede na po nating gawin ito sa ating araw-araw. Kasi malapit na po magkaroon ng face-to-face ang ating mga klase ngayon. Alam niyo po, paano po? Just simply smile. Okay, andali, ano po? Pagngiti. Alam niyo po, hindi naman talaga madali. Kumbaga, hindi naman mahirap ang umiti. Pero kung minsan, dahil nga tayo ay very emotional, marami tayong dinadala, marami tayong problema, lalo na ngayon, ang balita, daming balita na kung saan ay talagang negative, ano po, hindi pa natatapos ang gera, po ba? Maraming mga tao rin na nagugutom, ang pandemic nagpapatuloy. Pero alam niyo po ba, pag pala tayo'y ngumiti, yan, yung po pala'y nakakapagpagaan din ng ating nararamdaman. Kung tayo mo ay masama ang baga, kung tayo man ay nalulungkot, ngumiti lang tayo. Kasi alam nyo po, nakakatulong yon. Parang kumbaga may effect po yun sa atin. Yan. And number two, be kind to yourself. Okay? Kung mabait tayo sa iba, maging kind din naman tayo sa ating sarili. Ano po?
So maganda na ipinapakita yung kabutihan na ibinibigay sa atin, dapat pinaparamdam din natin sa ating sarili. Kung saan magsisimula, sa atin muna. Para kumbaga, kung nagagawa natin sa iba, dapat pahalagahan din po natin sa ating sarili na ganun din sa atin. Paano ba tayo? Kasi kung minsan, di po ba, hindi tayo nagiging kind sa ating sarili. Bakit? Kasi kung minsan po, yung iba nagiging, yung alam nyo, yung pagpapahalaga na, ay okay lang, kaya nagkakasakit po tayo. Sobrang workaholic. Ayan po, ano, di na po tayo kind sa ating sarili pag ganun. And, alam nyo, merong isang maganda. Yung pong pag-exercise ng, yung exercise gratitude and kindness at the same time. Kung saan nagsisimula, alam nyo kung bakit may mga tao na mababait? It's because they are so thankful sa kanilang buhay. Yung everyday na kanilang ginagawa at nangyayari sa kanila sa kabila ng challenges, pero still nagpapasalamat, nakakatulong po yan. Para tayo maging mabait, i-exercise po natin everyday yung pagiging thankful sa ating Panginoon. Paano tayo magpapasalamat? Nako, paggising pa lang sa umaga, nakita natin na ayan, meron na tayong pagkain sa ating hapagkainan, meron na tayong lulutuin sa ating mga mamis dyan, at ganun din sa ating mga, ayan, mga tatay na patuloy na may work. Alam nyo po, malaking bagay yan. Dapat pinagpapasalamat po natin yan. We need to exercise. We need to exercise. Simple na po. Mag-smile. Be kind to yourself. I-exercise po natin yung gratitude, pagiging thankful, and pagiging mabait din. Alam nyo po, it start with exercising eh. Exercise po. Pag everyday po pala natin yung ginagawa, alam nyo, merong isang author nagsulat. Para maging habit po natin ng isang bagay, dapat 90 days po natin gagawin. Ayan, ibig sabihin 3 months, no? Dapat 3 months, should exercise kung ano yung gusto nating makamit. 90 days natin gagawin yun every day at magiging habits po natin. Habit po natin yon. Kung sinasabing mag-smile tayo for 90 days para maging habit na rin po natin yon. Ano po? Simple siya ha, pero marami mga tao hindi po talaga marunong mag-smile. At sana hindi tayo kabilang doon. Kasi ang simple-simple naman po talaga noon eh, ano po. And isa po, ang pinakamahalaga, yung pag-volunteer. Ayan. Ano po ba yun? Yung po bang, pag merong nangailangan ng ating tulong, let's volunteer. Kaya naman po natin gawin. Pag merong mga tao nangailangan ng ating simple, yung konting oras, mag-volunteer po tayo. Kasi alam nyo, ito isang bagay na kumbaga hindi malilimutan nung tao na ating gagawan ng kabutihan. Alam nyo, kung minsan yung pag-volunteer nung una, hindi ko malimutan ang mga teachers noon. Di po ba? Tatakbo yung mga estudyante. Tapos, mag-volunteer yung mga yan para kunin yung gamit ng ating mga teachers. Alam nyo, malaking bagay yon. And start with that simple thing. Pagdating ng panahon, yung ating pagiging ganon simple, pero alam nyo po ba, nagigi pala tayong mabuting tao kasi ginagawa natin, nag-volunteer tayo ng service. Ayan, di po ba? Ang simple, no? So sana hindi, gawin po natin ito everyday. Mag-smile, maging mabait sa ating sarili, maging mapagpasalamat, at ganun din, yan, mag-volunteer tayo. Ang simple, ano po? Sana everyday, maging ganun po tayo. Yan. Hindi man sa ating mga anak, ituro din po natin. Ayan. At sa ating mga, alam nyo, pag naikita po ito sa ating buhay, for sure, matututunan din po yung madali ng ating mga nakakasama. Alam nyo po, simple yan. Simple lang ito, pero kung minsan nakakalimutan natin, ano po. Bakit sa dami na ng ating iniisip, sa dami ng ating mga karanasan, sa dami ng mga problema natin, nakakalimutan din natin maging kind. Kung minsan yung pala, yun lang pala ang sagot sa mga nabibigatan, ng mga spirit, na kumbaga nabibigat ang loob ng isang tao. Simpleng-simple lang po palang pag-smile, nakakagaan na yun sa iba. Simple-simpleng pag-volunteer na yun, nakakagaan sa iba. Simple-simpleng pagiging mabait natin at mabuti sa ating sarili, nakakatulong po yun sa iba. So sabi nga po sa 1 Thessalonians 1:2-3, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers, remembering before our God and Father your work and faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Ayan, you should
always remember God, ano, yung kanyang kabutihan sa atin. Alam niyo po, we have a lot of many valuable qualifications that can be perfected for higher service if sanctified to God. Remember, hindi po tayo, kung tayo naging mabuti ngayon, hindi po rin yan dahil sa ating sarili. May mga bagay na pwede tayong gawin, pero alam niyo po ba, ang tunay na kabutihan, it started from within. At ang gagawa po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon pong mga oras na ito, Jesus invites us today to exhale what is unnecessary as you inhale life from God. See the beauty in the ordinary as a gift from your Father, from our Father. Be kind always, be authentic, be loving, be content, and enjoy. Maraming salamat po, Ma'am Agnes, sa isa na namang napakagandang topiko na ating tinalakay. Ano po, talagang kindness goes a long way. Hindi po kasi natin alam na yung isang tao may pinagdadaanan pala. Yes. Pero dahil tayo naging mabuti sa kanya, ay talaga namang parang na-refresh siya or gumaan yung pakiramdam niya. Kaya kindness, napakaganda po nito. It goes a long way. Hindi ba, Maria? Yes, tamang-tama ka nga, Lu, di ba? Mm-hmm. Kasi kung mababasa natin sa Ephesians chapter 4, verse 32, ang sabi dito, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Yan. Napakaganda niyang verse na yan na isinare mo, kapatid. Oo, kapatid Lu. Maraming salamat. At kung kayo naman po, mga minamahal naming tagapakinig, ay meron kayong mga katanungan, or kung may nais kayong gusto sabihin, ay pwede niyo kaming tawagan or i-text sa mga numerong aming babanggitin sa 0917-1742-777. Ulitin ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya ay sa 0968-85-36607. At ang ating toll-free number naman po ay 1-800-132-20196. At ang ating landline number ay 8777-8916. Thank you very much, Maria. Mga kaibigan, kung kayo naman po ay may mga experiences na nais nyong i-share, na kayo po ay naging mabuti sa inyong kapwa, o yung kapwa natin ay naging mabuti sa atin, ay masaya po kaming mapakinggan yan. No? I-comment nyo po sa ating comment section dyan sa ating Facebook page. Magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines, o maaari nyo rin pong i-email ito sa connect@adventist.ph. Muli, kung kayo po ay nagnanais naman ng ating mga readily available na Bible study resources, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Maria, sa pagkakataong ito, tayo muna ay makakapakinig ng isang makalangit na awitin. Sa mundong ito ay may dusa, laksan ang damdamin mo at ang iyong kalooban, ang tulong niya ay laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo, ang Diyos ang mo ng halaga ang tanong.
Maraming salamat sa napakagandang mensahe sa awit nating napakinggan, mga minamahal naming tagapakinig. Kaya naman, Lu, dumako na tayo sa pag-aaral ng banal na mensahe ng Panginoon. Yes, tayo ay mag-move forward na sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay pinamagatang The Message to Smyrna. Wow. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, pinaparana sa iyo ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala, at gayon din ang kanyang pinagkakalob sa iyo sa araw-araw, kaibigan, pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Bagamat ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon ang pangalawang iglesia na binabanggit na aklat ng Apokalipsis, nais kong bigyan ng pansin natin ang naiwan na bahagi sa unang iglesia. Babasahin ko, kaibigan, yung pabalita sa iglesia ng Epeso na karugtong. Ayon sa versikulo 4 ng kapitulo 2, "Ngunit ito ang aki na hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ngunit ito ang mabuti na sabi ko sa iyo. Kinapopuotan mo ang mga gawa na mga Nicolaita na kinapopuotan ko rin. 7. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos." Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Pero gusto kong ating bigyan ng pansin, kaibigan, kung bakit mahalaga sa lingkod ng ating Diyos yung sinasabi na pag-ibig. Narito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 13, ating simulan sa versikulo 1. Ano ba yung pag-ibig? Bakit napakahalaga? Bakit sinasabi na mga awit, "First love never dies"? Ito ang sabi, kaibigan. "Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kalaob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung naibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maigantiin o mapagmalaki o hambog. 5. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, kundi hindi mayamutin, hindi nagtatalaga ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapansin nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit, maging mga propesiya ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas.
Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatuwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Sapagkat ngayon malabo nating makikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ng nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung papaano ako ay lubos na nakikilala. Sabi ni Apostol Pablo sa bandang huli 13, nang gayon ay mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaibigan, ganun pala kahalaga ang pag-ibig. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Binanggit sa atin yung kailangan upang hindi mawala ang ilawan ng iglesyang ito, ang wika, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kundi darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Malibang magsisi ka. So ang gamot na kailangan ay magsisi, alalahanin ang mga bagay na nung una at pagkatapos manumbalik sa Diyos, kaibigan. Subalit meron pa rin sinasabi ang ating Biblia na mabuti na binigyan ng commendation ng ating Panginoon na kung papaano kinapupuotan ang sinasabing mga Nicolaita, gayon din ang iglesyang ito ay ganon ang kanyang ginagawa. Subalit kaibigan, merong pangako ang ating Panginoon sa mga taong makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesyang ito. Ang wika, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kung ating babasahin yung huling bahagi ng aklat ng Apokalipsis, napakaganda. Bakit mahalaga, kaibigan, itong punong kahoy na ito na sinasabi nasa paraiso ng ating Panginoon? Ang wika, sa versikulo 1 at 2 ng kapitulo 22 ng Apokalipsis, at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lunsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na mumunga ng 12 klaseng bunga na mumunga sa bawat buwan, at ng mga dahon ng punong kahoy ay para sa pangpagaling sa mga bansa. Alam mo kaibigan, ang istorya nito, yung sinasabing punong kahoy ng buhay na pinangako ng ating Panginoon sa iglesia ng Apeso, pero ito rin ay pinangako ng Panginoon sa iyo at gayon din sa aking kaibigan. Alam mo ba ang sinasabi sa aklat ng Henesis, paano nagsimula ang punong kahoy na ito? Ang sabi sa Henesis kapitulo 2 versikulo 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nandun yung punong kahoy ng buhay doon sa Eden. At ang sabi ng ating Biblia, pagkatapos ng tao ay nagkasala, pinagbawalan ngayon ang tao na kumain sa bunga ng punong kahoy na yon sapagkat itong dahilan. 3:22 ng aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin, nakakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon, baka iunat ang kanilang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanpaman. Alam mo kaibigan kung bakit ito'y mahalaga at pinangako ng ating Diyos ay sapagkat kapag ka kumain noon ang ating unang magulang,
sa punong kahoy ng buhay na iyon sa kanyang bunga, hindi na sila mamatay. Forever silang mabubuhay makasalanan, kaya pinagbawal ng ating Diyos. Pero kaibigan, na kapag dumating ang ating Panginoon, ito ang kanyang pangako sa 1:7 ng Apokalipsis, siya'y muling darating. At sa kanyang pagdating, kaibigan, dadalhin tayo sa langit na bayan at pagkatapos meron dong punong kahoy ng buhay, ipapakain sa atin ang wika, iba ng iba ang kanyang bunga bawat buwan. Napakaganda, kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon. Dadako tayo sa pangalawang iglesia na binabanggit sa ating Biblia. Ito ay napakaiksing pabalita ng ating Panginoon, ang iglesia ng Smyrna. Ang wika sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11, ito ang ating mababasa. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Sa makatwid, ipinakilala ng ating Panginoon yung una at huli na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirangpuri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Sa Diyos, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. Magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. At pagkatapos ang sabi sa 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi masasaktan sa ikalawang kamatayan. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin ng pabalita ng ating Diyos sa iglesyang ito ng Smyrna? Ang iglesia ng Smyrna, kaibigan, meron siyang kahulugan na sweet smelling. Ito ay galing sa myrrh o myrrha na ginagamit noon kapag ka sila'y nagkakaroon ng pangimbalsamo sa taong namatay. Ito ay napakabango. Na kapag ka ito ay lalong dinidikdik, lalong bumabango, kaibigan, lalong naamoy mo yung mabangong samyo ng mabangong kalagayan nito. Nanupat ang iglesyang ito ang pabalita at ang nagbigay ng pabalita ang sabi sa atin ng ating Biblia, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Bakit sinasabi ng una at ng huli? Nanupat ang ating Diyos, bagamat sinasabi ng Biblia ng pasimula, pero hindi nating alam yung pasimula. Bagamat sinasabi ng huli, hindi nating alam yung huli na bahagi. Nanupat yung first and the last ay indicates the Savior's complete victory. Nang ating Panginoon ay meron siyang kompleto na pagkatagumpay laban kay Satanas. Akala ni Satanas noong si Kristo ay nabayubay sa krus at pagkatapos namatay noong sinabi ng ating Panginoon, it is finished. At pagkatapos noon namatay ng ating Panginoon, akala ng Diablo ay tapos na, nagtagumpay na siya. Pero kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon. At pagkatapos lalo na noong ating Panginoon ay bumangon sa mga patay, ang Diablo na author ng kasalanan, natalo na sa pakikipaglaban. Kaya nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagtagumpay at kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon na ating tagapagligtas, tayo rin, kaibigan, ay magtatagumpay. Alam mo ba kung bakit ito ang pabalita sa iglesyang ito? Sa panahon ng Smyrna, ito ay nagre-representa sa period ng matinding persecution sa bayan ng Diyos, sapagkat noon ay nagahari ang pagan Rome at ang mga Caesars ng Roman Empire ngayon ay sila ang namumuno at libo-libo ang mga Kristiyano, hindi lang libo-libo, kaibigan, napakarami, hindi mabilang
ang mga Kristiyano na pinagpapatay dahilan sa kanlang pananampalataya sa ating Panginoon. Ayon sa ulat, simula nung tinanggap ang dilang apoy ang Banal na Espiritu, libo-libo ang naikayat at naging mga milyon kaibigan ang mga naging mga Kristiyano. Subalit kaibigan, galit na galit ang kaaway ang Diablo. Pinagpapatay ang mga Kristiyano, ang mga tumanggap sa ating Panginoon. Subalit ang kanlang dugo ay tibal-tilabaga naging sabihin nating binhi na itinanim na habang pinapatay ang mga Kristiyano, lalong dumarami. Itong panahon na ito ngayon, kaibigan, ay tapos na ang lahat ng mga apostol. At noong 156 AD, ang alagad ni John, ni Beloved, ay naging isang martir na si Polycarpius. Nanupat, isa siya sa mga namatay. Ang mga Kristiyano noong panahon na yon, hindi nila inibig ang kanilang buhay para sa kanila. Nakapagka sila'y namatay dahilan kay Kristo, ito ay isang karangalan, kaibigan. Katapatan ang nasa puso nila. At ang sabi nga sa Hebreo 11:26, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Sapagkat kanyang pinagtutuonan ng pansin ang gantimpala. Ito yung kasaysayan ni Moises. Siya po ay maging hari ng Egypt. Pero iniwan niya yung karangalan. Kasama siyang nagdusa sa bayan ng Diyos. Bakit? Itinuring niyang malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo. Ang sabi ng Biblia. Kaya noong panahon na yon, ang mga Kristiyanong pinagpapatay, alam mo kaibigan, itatalit sila sa poste pagkatapos ngayon maglalagay ng mga kahoy, lalagyan ng gasolina at pagkatapos sisindihan sila. Katulad ni Hieronymus na samantalang ang kanyang katawan ay nagliliyab, umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Ang ginawa pa sa ilang mga Kristiyano sa mga theater noon, ilalagay ang mga Kristiyano sa gitna ng teatro at ang mga nanood na nasa paligid sa itaas. At pagkatapos pakakawalan ang mga mabangis na mga leon at ipakakain ng buhay ang mga Kristiyano. Kumusta yung mga naiwan sa kanilang mga tahanan, kaibigan? Merong isang babaeng bagong panganak pinatawag ng emperor ng Rome. At pagkatapos samantalang dala niya ang kanyang anak na bagong panganak, pinapasabi sa kanya ang kataga, si Caesar ang Panginoon. Subalit ang kanyang binanggit, si Kristo ang Panginoon. At nung kanyang binanggit si Kristo ang Panginoon, kaibigan, ang sabi ng istorya, samantalang ang babaeng ito na bagong panganak, dala niya ang kanyang anak, kaibigan, na bagong panganak, kinain ng leon na buhay. Kumusta yung kanyang iniwan na asawa at gayon din mga anak pa sa kanlang mga tahanan? Nandun, kaibigan, ang kanlang kapighatian. Nandun ang kanlang katuwaan na bagamat sila ay nawalan ng isang ina ng tahanan. Subalit sila ay merong kasiyahan sa kanlang pagdurusa. Bakit? Sapagkat kanilang kakamtin ang korona ng buhay na galing sa ating Panginoon. Meron pang binabanggit, kaibigan, ang karanasan ng mga Kristiyano noong panahon na yon ayon sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, ating simulan sa versikulo 1. Ito, kaibigan. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ng kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bakit nagawa ito, kaibigan? At bakit ito ay nasabi ni Apostol Pablo? Ang wika, versikulo 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang
makakaya. 4. Bakit ito'y nagawa nila? Nakikiusap sa amin na matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaibigan, bakit nabanggit ni Apostol Pablo ito? At nung panahon na yon, na kapag ka ang mga Kristiyano ay may ari-arian at pagkatapos ngayon hindi makasamba sa emperor ng Roma, aalisin ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lupa ay kukunin sa kanila, kaibigan. Ano man ang meron sa kanila ay kukunin at pagkatapos magiging martir sapagkat hindi nila maatim sa kanilang mga puso na sila'y sumamba sa emperor. Kaya sa panahon na yung, kaibigan, na kapag ka ito'y nangyari, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Subalit, yung kanilang dugo na kanilang pinadanak ay naging binhi para mas maraming ang mga Kristiyano, lalong dumami, kaibigan, ang mga Kristiyano. Mentres na pinagpapatay ang mga Kristiyano, ang mga ina ng mga tahanan, ang mga tatay, ang mga anak, lalong dumarami ang mga Kristiyano. Sapagkat sa kanilang mga puso, kung sila man ay magdurusa, ito ay isang karangalan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia na pinangako ng ating Panginoon, o bago yung pangako, ang sabi, at magkakaroon ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Kaibigan, sa year day principle sa prophecy, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Misa na ating pag-aaralan yan. Alam ba, kaibigan, kung bakit nabanggit ito? Mula noong si Emperor Domitian ang naging emperor ng Roma, ay nagkaroon ng 10 taon na masidhing pagpatay sa mga Kristiyano. Pero samantalang sila'y pinapatay, kaibigan, lalong dumarami sila. Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoon ngayon sa iglesyang ito, ang wika, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan sa ikalawang kamatayan. Ano bang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan? Kapag ka kasi ang tao ngayon ay namatay, ito ang bunga noong nagkasala ang ating unang magulang at tayo na damay sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala sila, kaya ngayon tayo ay karamay sa kanilang mga kasalanan. Kaya tayo naging makasalanan dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang. Ngayon, yung ating halimbawa ngayon, namatay tayo, ito ay bunga noon. Pero, merong sinasabi ng ating Biblia sa aklat pa rin ng Apokalipsis 26, ang wika, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaibigan, minsan pag-aaralan natin, ano bang ibig sabihin ng 1,000 taon na ito? Nang sabi na kapag dumating ang ating Panginoon, ang mga banal ay dadalhin sa langit at pagkatapos samantalang tayo ay nasa langit, makasama tayo ng ating Panginoon at pagkatapos maghahari tayo sa loob ng 1,000 taon at ang wika, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Yung sinasabi nitong ikalawang kamatayan ay kapag ka hinatulan na ng ating Panginoon yung mga taong masama, na kapag ka dumating siya, kaibigan, magkakaroon ng special resurrection sa mga taong makasalanan sapagkat ang sabi sa 1:7, maging yung mga nagsihulo sa kanya ay makikita ng ating Panginoon. Meron kapag ka nakita, mamamatay sila.
At yung mga tao naman na hindi banal, at kapag nakita ang ating Panginoon, sasabihin, mga bato, mahulog kayo sa amin sapagkat ayaw makita nila ang mukha ng kordero at mamamatay sila. Kaya sa loob ng 1,000 taon, walang mga buhay sa lupang ito. Ang mga banal, dinala sa langit ng ating Panginoon at maghahari sa loob ng 1,000 taon, kaibigan. Kaya nga, mahalaga ito. Wala nang kapangyarihan ang 2 kamatayan at tayo maghahari nakasama ng ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ito ay pangako sa iyo at pangako sa akin. Magtapat tayo sa Panginoon at ating kakamtin ang pangakong ito ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin, kaibigan, gusto kong basahin ang banal na kasulatan sa San Mateo 21:21-22. Ang sabi ng Biblia ganito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-aalinglangan, hindi lamang ninyo magagawa ang nagawa sa punong igos, kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito, mahalis ka at mapatapon sa dagat, ito ay mangyayari. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Napakabuti po ninyo na kayo nagbigay ng pangako sa amin na isang buhay na walang hanggan. Nanupat, hindi na naming mararanasan ang kapangyarihan ng 2 kamatayan sapagkat kami maghahari na kasama ng aming Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Akilang Diyos at palain ang aking kaibigan. Marahil siya nag-iisip na kanyang tanggapin na lubusan ng aming Panginoon kayo nagapagligtas, o dakilan Diyos, gabayan nawa siya ng Santong Espiritu. Aming din pong dinadalangin ang mga frontliners, Panginoon. Ingatan po sila, pagpalain sila, bigyan po ng lakas, bigyan po ng tibay ng kanlang pangangatawan. Ang mga doktor, ang mga nurses, at gayon din ang mga sundalo at mga pulis na ginagamit na bilang mga frontliners, dakilan Diyos, gabayan po sila, bigyan po sila ng pagtitiis. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, muling pinagkalob sa atin ang isang mahalagang pabalita, ang Iglesia ng Smyrna. Pangalawang iglesia ito, natapos na tayo sa Iglesia ng Epeso, Smyrna. At sa susunod ay ating pag-aaralan ang pangatlong iglesia na nais na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, mga kaibigan. Ang mensahe po ng Panginoon sa mga taga-Smyrna ay maging tapat sila kahit na sa paghihirap at kahit na sa kamatayan, at bibigyan daw po ng Panginoon ng putong ng buhay. Napakaganda, amen. No, Maria? Yes, sobrang ganda. Yes, dito natin makikita na talagang napakabuti ng ating Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Mm-hmm. At yung mga tao daw po yun, pag sila ay naging tapat sa Panginoon sa kahit anong pagsubok na dumating sa kanila, ay hindi sila makakaranas ng pangalawang kamatayan. Kamatayan. Amen. Diba? Napakaganda ang nito? Ganda nga, Lu. Mm-hmm. Kasi nga kung ating babasahin sa Revelation chapter 2 verse 10, ang nakasulat doon ay, be thou faithful unto mm-hmm. death and ye shall receive a crown of life. Yes. Wow. Oo, hindi ba? Napakaganda po, yes, mga kaibigan. Po. Merong pagtatagumpay sa Diyos sa kahit anumang amen. Pagsubok sa buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, Maria, ano ba ang ating mga hotline number? Yes po, pwede nyo po kaming tawagan or i-text sa mga numerong aming babanggitin sa 0917-1742-777. Uulitin ko po, 0917-1742-777. O di naman po kaya ay 0968-8536-607. At ang ating toll-free number naman po ay 1-800-132-20196. At ang ating land line number naman po ay 877-7789-16.
At para naman po sa ating Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo ng ating mga readily available na Bible study resources, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Muli po ay taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. Dalangin po namin lahat dito sa AWR na kayo po ay pinagpapala, yes, sa mga mensahe na inyong napapakinggan. Amen. Dito lamang sa ating himpilang Tinig ng Pag-asa. At ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Kami pa rin pong inyong lingkod, Luda Los Reyes. At Maria Macaraeg. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week.